up guys? Welcome back to our new episode. So for today guys, andito tayo ngayon sa Singapore. So as soon as nag-open yung border, nag-take advantage na kami na mag-take ng trip dito. Kasi syempre, alam nyo yun, guys, privilege natin makapag-travel. So as much as we can, nagta-travel talaga kami yearly sa country na mga gusto namin. So andito tayo ngayon sa famous Lucky Plaza, which is in Orchard, guys. So, ayan. So, dito guys, ang place na to, sobrang daming Filipinos dito. Dami nating kababayan na nandito. Mostly every Sunday at saka Saturday o weekends, guys. So, ang daming Filipinos talaga dito. So, ngayon, today is Thursday. So, walang masyadong tao. But, ayan. Ayan siya. Guys, sobrang famous yan. So, Orchard. Ayan. So, last time na nandito ako was 3 years ago. So, still the same. I mean, talaga ang pagpunta sa Singapore guys is one of the best experience that we ever had. Kasi sobrang iba. Ang linis ng lugar. Basta iba guys. So, iba talaga pagka first world country. So ayun na nga guys, pumasok kami ngayon dito sa Lucky Plaza just to check out kung ano ba nagbago or ano yung mga pwede namin makita dito. Kasi usually, dito talaga kami kumakain eh. So, ayan guys, value dollar. So kung gusto mong bumili ng chocolates or kung ano-ano pa, ayan guys, sobrang mura sila dito. So, one thing na gusto namin sa Singapore guys is the food. So, isa talaga sa mga gusto namin dito is the nasi lemak. I don't know if I am pronouncing it right, but guys, sobrang sarap doon. Para siyang siya yung parang nako-compare ko siya na para siya yung mga silog natin sa Philippines. So, ayan guys, kita niyo naman. Sobrang solid ng mga food sila. Sarap niyan, guys. So, I will try to check kung mayroon ditong nasi lemak guys. Siyempre yung famous chicken rice nila sa Singapore. Ayan, ito guys. So ayan. Ayan ang nasi lemak nila guys. So $4. Meron kang itlog, meron kang rice. Tapos meron kang fried food like yung chicken or spam or ayan, pili kayo guys. Simple lang yan pero sobrang solid yan guys. Kami sa Lucky Plaza guys. So, itong Orchard makukumpare ko siya as parang BGC sa atin sa Philippines. So, ayan, nakikita nyo like yung mga high-end brands, Balenciaga, like yan, Tod's, Prada, Ferragamo, other side, Hermes, Louis Vuitton, Cartier. So, ayan guys, ito siya. So ayun, medyo lihis muna tayo sa car content guys. Kasi gusto ko ipakita sa inyo yung nakikita namin dito. I mean, para in a way, diba, mabigyan ko kayo ng experience dito sa Singapore. Or ma-share ko sa inyo yung experience namin dito sa Singapore. So, ayun.
Paragon Plaza. Actually, maulan nga these past few days dito ngayon, guys, eh. Ayan. Gloomy. So, same sa Philippines. Alam ko maulan din dun ngayon, guys. So, ayan siya. Diba? Actually, this is my third time going here sa Orchard. Sa trip na to. Maraming mga nagbago, maraming nagbago, maraming nawala. Actually, one of my favorite shops dito sa Singapore nawala na, which is yung Babe Store. So wala na siya, guys, nag-close na siya last 2021 pa. So marami talagang tinamaan ng pandemic, guys. So parang daming taong tinamaan ng pandemic. So yun, oh, hybrid car, oh. Sightings. Solid nga dito, guys, eh. They have the best of both worlds. Meron silang jazz, meron silang fit, meron silang city, meron silang grace. So, di ba? Ayan. The famous Orchard, guys. Orchard Road. So, ayun, guys. Actually, the Babe Store was here before. Dito siya nakapwesto. Diyan sa tabi ng boss. So nakikita niyo yung yan. So nakikita niyo diyan may sign na ng Babe, but now wala na. Close na siya. So hindi natin alam, is it because of the pandemic or ano. Pero yun lang. Isa yun sa mga nilook forward ko for this trip, na makita yung Babe Store, kung ano yung mga update, ano. Nakaplan na ako na may bibili na, eh. Pero ayun, sadly wala na siya. So ayun, guys, just to let you know also, isa talaga sa mga passion ko is streetwear talaga. Ever since, isa yan, aside from cars, streetwear talaga is one of my passion. So sobrang fan ako ng Babe ever since, like high school days pa, yung mga OG Babe days talaga, guys. Sobrang fan ako nun. So kaya naglo-look forward ako makita siya, like especially sa Singapore. Usually kasi nagre-release sila ng mga exclusive stuffs for Singapore only. Like, may logo ng Singapore, may flag ng Singapore, then they incorporate it with the Babe design. So, yung mga gusto ko. Actually, isa yun sa mga kinokolek ko or binibili ko every time na we go to a certain country. Talagang, mga exclusive lang for that country. Like, collab with a certain brand na gusto ko. So, yun talaga. Alam yun, para hindi lang siya, hindi siya common or may something special doon sa pinurchase mo na yun. So ayun lang, sinishare ko lang sa inyo, guys. And then later we will check out yung mga stores na gusto kong tignan, like sa sneakers and everything. Sana magustuhan nyo, guys. Medyo wala masyadong kotse dito sa vlog natin na to, but hopefully magustuhan nyo siya. Andito kami ngayon, guys, sa Zara to check out the new collection of Luigi Villasenor, the founder and CEO of Rude. So may collab siya. Ang ganda ng quality ng shirt. Actually, bago pa nila i-release to dito, nakabili na ako. Solid. Ganda. Yung brown. So, ito actually yung binili ko, yung shorts. So sabi nila, limited lang daw to. One size per, walang kung totoo, kung one size lang sila per design, yun na sabi nila sa akin. So let's see, tungaling. But yeah, maganda yung collection, guys. Sobrang solid. Medyo unti nga yun dito, eh. Hindi sila nag-release nung hindi ko nakita yung slides, hindi ko nakita yung maong shorts, which is yung gusto ko, na parang ganito. So hindi ko nakita, but yeah, tulad nito, solid din to. Shirts are fire, guys. Ang ganda ng quality, ang kapal ng tela, worth it bilhin. So syempre you have to represent at saka support our fellow Filipino all over the world. So ayan, guys. So ayun na nga, oh. Secured another bag.
Let's go. Guys, it is the next day. So hindi na ako nakapag-film or nakapag-video last night kasi marami kaming catch up na ginawa sa aming friends. So ayun, alam niyo naman, syempre ako lagi niyo naman naririnig sa mga vlogs or sa mga videos ko. Pag special yung time or alam niyo, catching up to do with some people's friends, family or kung sino man, talagang minsan hindi ko pinapalagpas yun. So I hope ganun din kayo, sana naiintindihan nyo ako about it. Pero I mean, sobrang solid talaga ng Japanese food, guys. Isa yun sa mga favorite ko na dish or na pagkain. So ayun, masaya ako kasi after 3 years nakabalik kami dito, nabigyan kami ulit ng chance. So I'm super thankful na alam nyo, nabibigyan ako ng chance to see the world, kung ano meron sa other side, diba? So ayun lang. So sa mga gustong pumunta or nagbabalak pumunta dito, madali lang naman, guys, kasi siyempre nag-loosen up na yung restriction sila. Kailangan nyo lang actually hindi na kami ni-require magkaroon ng swab test . Kailangan lang namin is yung vax cert from Philippines na accredited ng DOH, tapos ano pa ba, so yung ICA form nila, you have to fill it up or fill up nyo sa 3 days before your flight. Tapos return ticket, highly suggested yung insurance for COVID, diba, just in case. Yun lang, hotels, tapos accommodation, ano pa ba, yun lang, typical stuffs lang. Ang naiba lang siguro is the vax cert. So yun lang yung pinaka parang hindi yung usual na ginagawa natin when flying. So yun lang, punta kayo, guys. I mean, check niyo yung ano, yung other countries, see the world, kasi kumbaga na open yung eyes mo. So kung paano yung culture nila, parang paano siya nagiging iba from ours, 'di ba? Kasi minsan pagka nakakita ko ng mga ganito, guys, mas na-appreciate ko yung country natin, yung hospitality natin, yung although hospitable naman yung mga ibang countries na napuntahan namin, but still syempre kaya nga sinasabi nila there's no place like home. So ayun, so masyado na ako marami sinasabi, pero just to give you ito medyo car content, 'di ba, or car related stuffs, ito papakita ko sa inyo yung mga kotse dito sa Singapore. So like for this one, 'di ba? Not the usual na nakikita natin sa ating country, Alphard, 'di ba? So ayun siya. 'Di ba? Sobrang solid. Pero iba pa rin tayo, guys. Iba pa rin tayo magbuo. So hopefully baka attend ako sa car meet dito. Sa car meet dito sa Singapore. Hopefully. May tinitignan akong isa. Hopefully mag-push through ako or makapunta ako. Kung hindi, tight yung schedule ko for that day. So hopefully guys, hopefully. So this one, ito. Amugen Civic FD. Alam, masyadong kotse siguro nasa office na yung mga tao. Or 'di ba? You know, ganda 'o. Sayang hindi natin nakita, but 'yan. 'Di ba? Mugen kit for Civic FD.
So ayun lang guys, as much as I can, i-document ko yung trip namin here sa Singapore. So sana magustuhan nyo. Medyo bawas tayo sa car-related content. I will try a different approach naman. Siguro take you kung saan kami mga pupunta or yung mga famous tourist spots dito, para naman makita nyo yung different side for this channel. I mean, medyo ano lang tayo, unti lang naman, di ba? Gusto ko lang i-share sa inyo guys. So ayun lang, sana nag-enjoy kayo, and thank you for watching. Again, don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next episode guys. Peace!